Hello, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Thursday, mga kabrigadang Pinoy Survivor. Malapit na namang matapos ang isang linggo. Tuloy, ano? Tuloy ng araw. So, I hope you're all fine. Doing well. Kung mapapagod, magpahinga. Kung may problema, hindi ko na problema yun. Joke, joke, joke. Ano, hinay-hinay lang. Walang problemang hindi na lulutas. Sabi nga sa ano sa MBA, there are only solutions. Now, no, not problems. It's the finding. You just have to find the solutions. Yon. So, yon ang lesson for today. Kaya may problema, matatapos din. Yung problema natin sa EDCA, hintayin natin. Kung madamay tayo, di mag-gera. Ganun lang. Ang sinasabi ko na yung solusyon eh, mga guys sa defense officials, mag-prepare na lang, di ba? Plan B. Tapos tayo, mga civilian, individual families, you prepare. Matikas challenge. Prepare for food. No, di ba? So, merong ano eh, sige, tuloy ko na ito. Comments ninyo. James Tan, magaling ang class 82 kaya madaming naging general sa class 83. At magagaling halos lahat ang 83 dahil inalagaan sila ng class 82. Tama po ba yan? Siguro class 82 to. James Tan. Hindi lang class 82 eh. Hindi lang. Yung argument na yan, yung statement na yan, o yung opinion na yan, okay, well taken. Pero, kung tatanggapin natin yan, guys, ang ano dyan, hindi lang class 82, nagsimula yan sa class 59. Yung superintendent namin, class 62, si Enrile, class 71, mga tako namin, yung klase nila, Gringo Honasan. Oh, panay class 71 yun. Tapos class 72, class 73. Oh, kasi yung class 71, Nelson Islao, STO namin, Senior Tactical Officer. Magagaling. Mga sa Air Force siya, pero commander na commander eh. Tapos, from class 71, may Browner pa, merong, sino pa ba yung mga 71? Martinez, Oka Martinez, yung number one ng ano, si Gusot, ang tawag namin. Sorry, sir. Pero yun yung totoo eh. All right, sir, yun yung totoo. Tawag sa'yo, Gusot, lagi kang kunot no eh. Lagi may nito ulo. Pero snappy. Tapos si Cuenco, 72 yata, no? O sa 71 din. SJ Sacramento. Sino pa ba? Sorry to sa mga na hindi ko naalala, no? Tapos, 72, 73, si ano, ay, sorry, senior moment, si ano, Bonjing, sorry, Bonjing, sorry, yun ang natatandaan ko, Bonjing Delta Company, Velasco, no, Velasco, snappy yun. Tapos, 77, 78, 79, si Danny Lim, nandun na nga, eh, sa banda, dun siya, age siya ni ano, age siya ni General Sumel, I think. Yap Ching, 79 ba yun? 78 sila, ano? Ang dami eh. No? Tapos, 80, yun yung mga first class namin. Pero yung humubog sa amin, 79, sa Fort Bonifacio, mga astig din. Sila Valentin, Tunggala, no? Kaya nga ano eh, snappy eh. And then 81 yung ano sila Kuy, no, yung naging dangerous sa drugs board, Catalinos, Salandaman, Kuy, siya yung first captain. Tapos yung sa 82 yan, magagaling din mga 82. So yung class 83 kaya ganyan yan, it's a mixture ng lahat ng pinagdaanan namin, pati yung mga Marines. Sino ba yun? Si Paragas, natatandaan ko. Yung unang-una na
Pagpasok sa PME, yun yung unang-una kong nakilala, si Paragas ng Marines, Sargento, Philippine Marines. Your left, your left, your left, right, left. Yun yung mga tinuro sa amin pagdating namin sa academy. Yung yes, sir, sir, yes, sir. Mali eh. Pang Marines lang daw yun eh. Basta sa academy, yes, sir lang daw. So, lahat ito, nag-factor in, pati yung civilian instructors, ha, gusto kong idamay dito, yung paghubog sa amin, yung civilian instructors din namin, malaking bagay sila. Malaking bagay. Pero, apat na taon yan, so you can just imagine, kasama rin dyan, yung mga ano, yung generation ng 83. Lahat yan, 80, 81, 82, 83, mga 80s na klase, hanggang 86, yung klase nila bato. Yung pagkakahubog sa amin lahat ng mga magulang namin noong time na yon, yung generation namin at that time na yon. So lahat yon nag-factor in. That's one. Kaya maraming general sa 83. Pangalawa, inabutan namin noong tiniente kami sa Armed Forces of the Philippines, mga ano lang eh, 60 to 80,000 ang strong ang Armed Forces. Umabot ng 120 pa yata at its peak, ano, nung umalis na ako. Pero ngayon, ilan na? Oh, army pa lang 101,000 eh. So, buong complement 180,000 to 200,000, PNP 220,000. Sipin mo yung source ng andami, no? Andami. Ilan yung nag-general na sa amin sa PNP? Ang PNP, PMAR hanggang class 92. So, isang factor din yun. Lumaki yung armed forces, lumaki yung PNP, lumaki yung mga command. Dati, ang commanding general ng army, 2-star lang. Ginawan 3-star. So, kung ginawa mo 3-star yon, yung mga nasa ilalim niya, panay 2-star. Dati, yung ano niya, deputy niya, at saka chief of staff, isa lang yon. E ngayon, dalawang tao na yun, dalawang 2-star. Tapos nun, ng division commander, panay 2-star. E dati, 1-star lang yun eh. So, you can just imagine, nagsunod-sunod na. And that started nung panahon ni FBR. Yung pagkaupo niya, binanatan niya kagad ang 3-star eh, yung commanding general ng mga major services. So, yung pag-expand, automatic, dumami yung posisyon ng general sa pang-factor yun. Pangatlo is yung tinatawag na add an even number. Akalaan nyo, para kaming ano, parang plaka rin yung PMA, ano? Parang number coded scheme din. May add an even. Ang observation namin noon, ewan ko kung observation pa rin ngayon ng mga junior classes, mas marami talagang general yung mga add number. O, add number. And then, yung mga even number na class, eh, mas konti ang general. May ano doon, may explanation doon. After the war, when they started again, PMA started with class 51. Then 52, 53, down the line. So automatic, nung nag-ruling class yung 51, daming general doon. And then yung 52 ko konti. Kasi yung retirement age from 17 to 25, yung pagpasok sa academy, nag-overlap ngayon yung age ng class 51, 52, 53, 54. So, by the time na nag-general yung mga 51, add number, doon nagsimula. So, active pa sila, hindi ngayon makapasok yung mga class 52. Kasi mali pa armed forces noon. Therefore, mare-retire na yung iba, and then, tsaka pa lang pagpasok ng 53, doon magre-retire yung class 51. Kasi nga, yung iba dito sa 52, mas matanda pa sa 51 because of the age ng 17 to 25 requirement, and then the retirement age is at 56. That's why, sa class 81, maraming mga general din. Sa class 83, sa class 82, hindi masyadong marami kasi active pa. Dalawa chief of staff ng 81. Walang chief of staff ang 82. So, nag-overlap kasi meron pang pwede mag chief of staff sa 81 dahil sa seniority, siya yung nakuha, si Katapang, nung nag-retire na si Bautista. 79, may chief of staff, si Deliosa. Sa 80, wala. Naging 81. Dalawa sa 81,
Tapos skip 82, wala. Pagdating sa 83, apat. Oh, di ba? Swerte nga yung 84 tsaka 85 nagkaroon eh. Tsaka 86. So, at even number. Ngayon, nagkataon na yung klase ng 83, at that time, mas pinakamarami at that time sa academy. Pero nasundang kagad ng 84 na 200 plus, na 214 yata sila, kami 192. But because of that uneven na phenomenon, you may call it that, nagsimula kasi nga sa class 51, odd number, and through the years, kitang-kita eh. Hindi mag-change eh. Hindi mag-change. Yung ano, doon talaga na gagawi sa odd number, maraming general. Okay? Sa PNP, naging iba. Sa 86, maraming general sa 8, yung apat yung 4-star nila eh, sa class 86 sa PNP. Okay, kalabato. Kasi, nung naupo si Duterte, si Digong, nung pagkaupo niya, ang dapat mag chief of staff, ang mag, dapat mag chief PNP pa lang noon is class 82. Inilagay niya kagad si Bato. Kasi trusted eh, presidential prerogative. So, 82, 83, 84, 85 na lakpasan. Eh, nung na-retire si Bato, after a year, siyempre, mista niya. 86, 87, 86. So, apat yung 86. Sila Albayalde, Agbayalde, Kaskolan, Gamboa, di ba? So, yun yung ano. So, James San, maraming salamat sa comment. Nakatawa ka naman, eh, no? Tama po ba yan? I have explained, ano? Yung mga factors. I might have skipped some reasons pa. Pero definitely, yung sa tingin ko, ano? Marami yung class namin. In-expand yung armed forces. Tapos noon, yung phenomena ng odd number, even number na PMA classes. At saka, kung dadaanin mo natin na magagaling yung class 82, I would add, magagaling yung 81, 80, 82 nga, magaling. At saka yung mga lahat ng takbo namin, magaling yung superintendent namin. Pati nga De Villa, 57, snappy yung na komandant. Ang pumalit sa kanya, si Enrile, snappy rin na komandant. Nag-acting komandant no si Bantolo, napakagaling nun. Si Captain Bantolo, napakagaling nun. At saka si Cordoba, snappy rin yun. So, mga assistant commandant, no? And all the rest. So, they all affected yung buhay namin. How we are now, right now. Yeah. So, you can call it na ano, na blessings ng PMA Class 83. Nagkataon lang. Yung everything falling at the right time, at the right place, at the right situation. Which resulted after 30 plus years, dami general. Okay? Tsaka yung situation. The academy can only mold you ng 4 years. Kung meron mang masasamang ugali ka nakuha sa family mo noong 17 to 18 years, yung 4 years academy, either dagdagan yon or i-shed off mo yung mga masamang ano, ugali. Okay? Yung mga nakalakihan. Pero pagdating mo sa ano, sa after ng academy, yung buong from second lieutenant hanggang mag-colonel ka to general, yon ang naghuhubog sa iyo ng who you will become as a commander. Kung 1 star, 2 star, 3 star ka, 4 star. So, yung pinagdaanan mo. So, halo yon. As a combat officer or as a staff officer. Halo-halong assignment. Pero kung ikaw, panay opisina lang ang ginawa mo, wala. Wala ka. Mag-general ka, pero wala ka masyadong alam. Na kailangan, well-rounded ka. Pati yung mga schooling, pati lahat eh. So, yun yung ano, yung sagot ko, no? Maraming salamat, James Tan. Alan Ray Sambu. New subscribers are always watching here from King Abdullah Research Center, Riyadh. Uy, maraming salamat, Alan. Check-in mo yung mga ano, ha, playlist.
kayong mga bagong subscriber, paki-check ang ating playlist para mamili kayo ng topic. And welcome to the channel. Thank you, Alan, for watching and for the comment. Jemboy Antonio, magandang buhay, sir. Major Riking, hot topic po ulit yung vlogs ninyo. Dapat yan pagtuunan pansin ng AFP and government. Ang commenting on vlog 106, WPS, next time, sink a ship, part 2. Okay? Dapat makapagtulungan na sila sa power country and us, so isang major power, no, na QS, and us, dyan sa teritory ng Philippines. Pwede sila makapag-join sa Japan. Baka sakali ipahiram sa atin si Voltes 5. Nagjo-joke ito. Dimos, Ultramarine, di ko na inabutan yon. Spider and Bioman. Para labanan ng China. Ha ha ha. Joke. Joke lang po, sir. Legal action and approved ng International Court. Ang ano niya. Ang stand niya. Keep safe po. Okay. Marami pwedeng gawing action eh. Gusto niyo ng ano? Gusto niyo ng sample na walang na gusto niyo ng sample na ano na it will deliver, probably deliver as a subtle message sa China. Panoorin niyo yung ano video yung isa kong ano video ng yung binaril ko yung ano ni kamag-anak ni Andrile, yung drama namin. Yan, panoorin niyo yan. Panoorin niyo kung anong hindi ko hanapin, basta panoorin yan. Because nandoon, nag-ano ko, parang FPJ Productions, parang ganun ba, drama-drama, pinag-away ko yung dalawa sundalo. Ito, katuwaan lang, pwedeng kumuha ka ng isang lumang barko ng Pilipinas, isang barko ng Pilipinas na pwede nang palubugin, okay, isang barko ng US na medyo mas modern, tapal-tapalan mo, make it a konting lateria, konting body repair, no, to make it look like a modern one, and then paint it all na white, na and then lagay mo Chinese Coast Guard. Tapos noon, maglayag siya. Kahit hindi sa West Philippine Sea, dito naman sa south ng konti ng Palawan, sa other side ng Palawan, Mindoro side. Tapos noon, magdrama kayo. Dramang ganon. This is Chinese Coast Guard, blah 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 blah. Tapos noon, sasabihin ng Pilipinas yung point niya. So doon sa palabas na 'yon, ipapakita na yung ship na yon, yung Coast Guard ship na yon, niram yung isang vessel, fishing vessel ng mga ano natin, mga isda, nahati, lubog, mga ganyan yung mga fisherman. Saklolo. tapos nun, nilaser yung isang ano natin, Coast Guard. Tapos nun, gumaganyan yung ano natin, yung Coast Guard natin, sinabi, may ruta kami, huwag kayong ano. Tapos, ayaw, humarang siya. Di parang ang laki-laki nga niya. So, tapos nun, yung the whole things na pinagagawa nilang pagbubuli in one major video o one major setting in isang buga. Tapos nun, sumagot yung Navy natin. Yung ano natin, Coast Guard. This is Coast Guard, blah, 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 blah. We are resupplying our ship. Ganun ba? Do not interfere with our route. Ganun. Ete, humarang. Tapos, magsasagot ngayon yung ano natin, yung Coast Guard. If you continue on interfering with our mission, we will fire a warning shot. Ayaw, talagang maharang. O, fire ng warning shot. Kasama na Navy, dumating na. Tapos nun, fire ng warning shot. Ito, nag-asta pa siyang lalaban. Lubog!
grupo, naka-video lahat. Siguro. Tapos ilalabas mo sa media, oh. Oh. Barko ng China, pinalubog ng Pilipinas. So, kitang-kita, kita mo, talagang wang, 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 bang, bang, bang. Bungko na na. Lubog. Lubog siya. Sabog. Oh. Anong nga sabihin ng China? Eh, drama lang natin eh. Teleserye, pero subliminally. Tarantado kayo, huwag nyo na kami bubulihan na. Ganyan na mangyari sa inyo. Sa joke-joke lang. Pwedeng gawin yun eh. Okay. So, maraming masalamat, Jemboy, ha, Antonio. Serious ako, ha. Pero siguro takot ng mga... tapos, they cannot declare war. Anong war ay de-declare mo? Eh, ano lang yan? Training aid. Oh, we're training our commanders. Schooling yan, oh. Inupakan. Yan yung... Pero nakita nila. At the back of their heads, nakita nila. Pinalubog nila natin yung Coast Guard. Anong gagawin nila? Pailang diplomatic protest? It was done in our territory, in our waters. Bakit? Pakialam nila sa training ng ating mga Navy at Coast Guard at mga piloto. Eh, may target. Dapat nga yung ginawa sa, ano, doon sa Balikatan exercises, dapat pinunturahan nyo na lang ng puti yung barko na yun. Eh, talaga nakalagay Philippine, ano, Chinese Coast Guard. Para talagang kung gusto nyong matauhan, eh no ngayon, bakit? Eh, barko namin yung pinalulubog namin eh. Nilagyan lang namin ng pintura na Chinese Coast Guard. Are we starting a war? No. We are telling them a message na huwag nyo kami bubulihin, ganyan na mangyayari sa inyo. Lalabang kami. Pero subliminally, bakit? Ano nga? Ewan ko ba? Think out of the box, mga commander natin, mga defense officials. Bernard Go, you got the General Cañeso voice. Ganun si sir, ano? Met him, a humble man. Yeah, Bernard, kamusta? Kamusta? Thank you for the comment. Ganun ba, kaboses ko na si Pilipino? Pilipino Junior nga ang tawag sa akin eh, ng mga senior. Okay. Sayang, ano? Sayang. Gone are the days na may mga ganyan tayong mga general, ano? Nung nag-uusap kami, ano, Bernard, nung nag-uusap kami ni best friend, ni Bob De La Rea, nag-usapan namin yun, eh, na one way, you have to level up. Kung ako AFP, siya PNP, PC pa lang nun eh. We have to level up para ma-professionalize ngayon. Ano. Pero how are we gonna do it? Siyempre, ang pupuntirehin mo yung mga tao. So, ang sinasabi ko sa kanya, Bok, ang simple lang yan eh. Identify mo lang kung sino yung mga hinihero worship natin na mga general. Kahit palagay mo na, you dig deeper hanggang Antonio Luna, mga ganun ba, all the way dito sa mga bago. O, kunyari si Cañeso, isa. Mison, isa. Abat, Gutang sa PNP yun eh. Sa PC. Si Luga. Yan yung mga matitindi na mga official nun. Ileto, father ng mga Rangers. Si Ramos, no? Ayaw namin kay Ramos kasi ano siya, office boy. Si FBR, sorry, pero ganun siya. He's a good staff officer. Nag-usapan namin ni General Cañeso yan eh. Ramos is a good staff officer, but not a commander. Tapos noon, yung dito pa, forward, down the line. Kasi yung mga magagaling sa 70s, yung mga magagaling definitely sa 60s. Yan, kunyari si Biason. Oh. Yan, commander yan, si Biason eh. Tadjar, mga buong loob, Browner, Blando, yung mga sa FSRR, no? Marami. And then, kunin mo yung mga, bakit magaling sila? Identify mo. And then, kung bakit sila magaling at bakit ni hero worship, hanggang, dapat, hindi tayo hanggang hero worship lang. We have to produce this kind of generals. How we gonna do it? Kunin mo nga, pag-aralan mo ang bawat isa, and then,
ilagay mo dekahon na yung G1 o kaya J1 for that matter, kasi higher level, J staff. Ano siya, yung we're going to develop our lieutenants all the way till they reach colonels, na nahubog natin sila. So for every PMA batch or OCS batch or reserve batch o mga integrity ba, ganun, lahat ng officer corps, you pick the best of the best. Parang tipong top gun. That's the idea. Kunin mo yung top gun and then you give them automatic na mga schooling na kailangan ng mga to for para sila mahubog talaga na into this kind of people na gusto natin. Siyempre, hindi may iwan yung mga ka-contemporary nila because meron ka rin programa para dito sa kanila. Paano ngayon aabot itong mga itong main pack ng ship? Abi, mag-excel ka so that pwede kang ma-consider dun sa next higher rank o next yung privilege na ano, hindi yung palakasan, hindi, talagang by merit. So that you pinadala ka sa special forces, pinadala ka sa ranger schooling, pinadala ka whatever, mga cavalry, yung tank warfare and all that. So you have now developed yung tipong general na gusto mong mangyari. Not only to sa ating Pilipinas na type ng mga general. You want to have a Patton type of general, MacArthur type, o sino pa ba yung mga sikat sa US? Ayoko kay ano, ayoko kay Eisenhower eh. Ano si Eisenhower eh? Overrated eh. Pero yung buwan loob, kahit yung sa mga German, Rommel, sa British, ayoko sa British, sa Japan, si Yamato. Yamamoto pala, sorry, battleship yung Yamato. Yamamoto. Sa ano, sa yung Battle of Midway, si Nimitz. Oh, yan yung mga magagaling na mga ano. And then yung mga sumika. Si ano, Doolittle, di ba? The one Tokyo Raiders. So marami. In the history of mankind, you can go back as far as panahon nila, ano, nila Napoleon. Pero ano naman yun, diktator eh. Pero yung you pick the good qualities and then dinala mo dito, you created a production line of officers na pag pumasok doon, automatic triggered yung para sa kanya. Of course, interviewin mo, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto mo bang maging chief of staff? Gusto mo bang ano? Kasi pwede ka maging chief of staff kasi may potential ka. Nare-recognize namin sa G1 o sa J1 sa personnel na may potential ka. It starts from the academy. It starts from OCS or ano, ROTC. So whatever is the source ng officer, nakikita na pwede. Tapos nun, automatic yon na, sige, mag-basic ka abroad o kung saan skwela. Ano mo na rin, isisingit mo na rin kung ayaw mo nang maging Western thinking ang mga ano, mga official natin. So Asian schools o kaya European or whatever, a mix of everything. Because eventually ang iniisip mo, you will all end up, kung nagtuloy kayo, you will all end up as 3 stars and 4 stars. Di ba galing? Because dinevelop mo yung career and yung officer corps mo. Hindi lang yung ngayon, wala. Kung may mga chance na maging 3 star ka, pero ano ka, bobo. Sorry. O 2 star na hindi marunong magdesisyon. 1 star lalo kung hindi marunong magdesisyon. Di ba? A typical example is wag na mahirap magbigay ng ano example kasi may ma-identify niya yung tao eh. Typical example is ano na lang yung big. A choice between life and death. Oh, a choice between whether to give firepower or not. Yung mga ganun ba? Whether to sacrifice yung civilian, collateral damage, or yung mission. Yung ganun ba? Hindi magiging issue sa kanya. O kaya kahit sa barko, yung sa West Philippine Sea, yung winiway mo. Hindi mangyayari yung mga dinadaanan natin because yung officers nating dinevelop, panay mga ano, hindi robot.
ano sila, well-rounded. They can act on any particular given situation na they will encounter when they become the commanders or the ruling class or ruling the higher echelon officers, di ba? So, yun ang ano. Tinyente pala kami, pinag-usapan na namin yun, ni Bob. Imagine that. Kasi nga, di ba, kwento, tingnan niyo yung kwento nung buhay kadete. Third year pa lang kami, pinag-usapan namin kung paano namin gawin yung first class namin. Ano gagawin namin kung kami yung binigyan ng ano ng authority and ng posisyon pagka first class na. That's why guys do sa armed forces at saka yung mga officers ngayon in the whole ano coverage ng rank no from second lieutenant all the way to colonel general ano you think ahead have the vision have the foresight not you parang naka-file lang yan sa utak ninyo, sa memory ninyo. Such that when you are given the chance, the opportunity to do something, you end up in doctrine sa armed forces. Then you can review kung ano yung nasa isipin mo, and then yun, i-gawin nyo, di ba? Kunyari, naging commander ka, baguhin mo. Lalo kung service commander ka, kung army ka, okay, air force or whatever, okay, marines. Baguhin nyo. Alam nyo yung gagawin kasi pinag-isipan nyo na. And habang pinag-iisipan nyo nga, you are experiencing through the years yung dinadaanan ng isang ano ng isang magaling na commander. So, maganda niyan, hindi lang sarili mo, maganda niyan, ultimo G1 or J1 ay involved sa parang gumawa kayo ng ano, gumawa kayo ng index, no? Index from 0 to 1. 1 is perfect na pa sa human resource. 1 is perfect from 0 to 1. You measure yung in all criteria. Kung ang index ko is 0.8, mababa pa 'yon. Ang hinahanap mo ay 0.95, 0.98, 0.99. Pagka ganun yung index, ang dali-dali because it is the summation of all the ano criteria na sinet forth ninyo schooling assignment medals actually hindi nga ano yung medals eh kasi nga nasa write up lang yung medal eh experience probably potential yung mga ganun you can think of all the criteria pag sama-samahin niyo may point system and then in one ano lang sa isang tingin lang, alam mo na kagad. From 0 to 1, ano yung index? From 0.0 to 1.0, if your index is 0.2, ma-retire ka na lang dapat. If your index is 0.98 o 0.90 pataas, yun yung mga material na dapat ihanda natin to lead the armed forces. Yun yung mga tipong pang lieutenant general, pang chief of staff. Pagka nasa 88 ka, mababa pa yon. Pang one star, two star. Mga ganun din, dali, di ba? Okay, so, enough said. Okay. Maraming salamat, Bernard. Thank you for the comment. Sayang si General Canyeso kung we need a lot more ng mga General Canyeso. Sayang. James Tan. Haha, ang galing. Anong name nyo, sir? Bago akong subscriber, anong class kayo? 83. 83. Jurassic na kami. Tapos, Ike yung ang tawag sa akin. Enrique, no? Dado Enrique. Maraming salamat, James Tan. Welcome to the club. Welcome to the Survivors Club. Edbert Lasam. Mista, pulling pala kayo. Tapos, may smiley. Na umiiyak with what matching highlighter approved o nga Bok eh thank you for commenting Bok ha nanonood ka pala no wala tuloy yun ano Bok eh lumulusot hindi na huli o, dinadaan sa ano iba-iba kasi inaasikaso ko eh pero no amount graduate
No amount. No amount. Graduate. Saywar. O, di ba? Nakakasaywar eh. So, note ka lang po, ha? Pag kami nasabi kung di maganda, pasok dito, labas dito. No. Okay. User EM9UH3BX. Ang haba. User. Gandang araw, Sir Dato. Bakit po may mga honorary member ang PMA per class at ano ang mga requirements at sino din po ang nag-a-approve noon? Magandang araw, user. User ng hindi droga, user dash EM9UH3BX 1I. Grabe naman itong ano nyo, code mo. So, bakit may honorary member? Ewan nga eh. Inabutan na namin ganyan. But, ang tingin ko dyan nga, pinapayagan magkaroon ng honorary member kasi it is part of social climbing. Social climbing. Or, parang ano, no? Pangit eh. Pangit yan. Isipin mo, nahirapan kayo sa PMA, 4 na taon, bago meron lang merong magiging member ng class, associate, honorary member. Honorary member because politiko siya. Bakit ganun? Karamihan politiko eh. Kasi, kung isipin ninyo, pagka-kernel na yung tao, kailangan ma-approve ng commission of appointments yung kanyang rangko. Pati kernel to general, general to 2-star, 3-star, etc. Pumapasok yung commission of appointments. Wouldn't it be nice? Hindi ako pabor dyan, ha? Wouldn't it be nice, kunyari ikaw, from kernel to general, nagkataon yung senator, na umupo sa commission of appointments, mista ninyo. Mista ninyo. O di ma-approve ka. Pangit, di ba? Parang gamitan. Hindi ako pabor sa ganyan eh. Lalo na yung iba, sabay-sabay sila, magmarcha. Magmarcha sila sa Parade Ground, sa Borromeo Field, pagka alumni homecoming, makikita mo, nandun si ano ah. Kasama pala si Vice President dun. Yung dati, sila Marujas, kasama si Marujas. Kasama rin si ano, senator. Dami lang senator, oh. Pati boksingero. Naging honorary member, boksingero. Oh, di ba? Artista rin, oh, kasama, oh. So, ano nangyari sa academy? Tumanggap ng honorary member. Mga 80 lang yata yung approved, no? Pero meron na mga nagsumpang ganyan na honorary member. Kaya ewan ko yung policy, eh. So, hindi na ako nakikialam sa kanila. Alam ko, mali. Kaya hindi ako pumupunta sa homecoming din. Ayoko makipagmarcha sa mga ganyan. Sorry, pero kayo, nag-excel kayo sa mga field ninyo. Pero pangit din na pinapayagan ng academy ng alumni ng PMAAA, Alumni Association, na magkaroon ng honorary member. Kasi politikuhan yan eh. Kagaya sa klase namin. Ginawang honorary member si Tingting ko, Wang ko. Mga kami noon. Lieutenant Colonel, mga rang ko. Ano ibig sabihin noon? Tapos ngayon, ni Anino, hindi maimbita siya? Di ba pangit? Hindi maimbita? Sorry mga mista, opinion ko lang. Kung honorary member mo yan, di sana sa 40th year, inimbita. Nandun ba siya? Hindi, ewan ko. Wala ako, hindi rin ako pumunta. So, yung mga ganun ba? Hindi porke kung kailan siya nakaposisyon noon, dahil yung asawa, o kaya siya mismo, Congress, nasa Congress, at may makonek, and then, eto na, mailalabi yung ano kailangan ng klase, mailalabi through them. That is pangit. Ano, no. Lumalabas social climber ng class, social climber, hindi lang kami yung nilang klase, but sa buong AAA ang mas akmang tawag doon, user. So yun yung ano ng society natin, yun yung dating, and I highly disapprove of that.
Ba't kinakailangan magkaroon ng mga ganyang baker-baker politikuhan? Eh, tapos, paano kung yung mahirap, hindi ka na pwedeng maging ano? So, maging honorary member ng klase, ikaw kasi mahirap ka lang. Oh, ngayon sino ka? Kasi kinakailangan, isubmit mo yung iyong resume, CV mo, and then titignan kung ano yung why you should be an honorary member. Imagine. Tapos, nag-detach pa nga yung ano, dati kasi, ang class ng isang ng academy, no, ay pwedeng mag-recommend ng honorary member ng klase niya. Ngayon, they corrected it na yata na ang honorary member para sa buong PMAAA, walang nag-a-adapt na class dun sa specific na tao na yun. Ah, bakit? Nobody owns that person. Hindi lang siya makinabang, buong PMAAA. Kaya pangit eh. Pangit. Dapat yan, tanggalin yung honorary member na yan para sa akin. Okay? Ako lang naman, nag-iisa ako eh. Para sa akin, mali yun. Okay. Ano yung requirements? Na kailangan nag-excel ka. You have done something na good. Pero pag ikaw politiko, mayor, pwede na. Isa ka na nakakita, gagawin mo honorary member ang vice presidente ng Pilipinas. O isang secretary. What for? Honorary member ng PMA. Bakit lalabang ba sa gera yung mga yan? Oh, what for? It's all about, ano, connections. So, okay. Kaya kung di boto, pangit. Ano ba? Parang pasosi effect eh, no? Sosi. Hindi maganda yung dating talaga nun. Tapos, pagkalaos na yung tao, wala ka ng pakinabang, ano? Hindi mo na iniimbita sa homecoming? Kung kailan, ano, kayang maglarga ng kunyari, ginawa mong honorary member ang isang napakayaman na businessman na bilyonaryo. O, sagot niya lahat ng ano ng klase, reunion. Punta kayo, John Hay. Bayaran lahat niya. Imagine, di ba, ginagamit mo lang yung tao. Bastos yun. Nasaan yung sense of honor doon? Kaya nga, something's wrong sa, ewan, sa values, no? Something's wrong. Pababayaran mo yung tao, pasasagot mo sa kanya lahat, pati pagkain, pati billeting and all that. Kasi tuwan-tuwa siya na nire-recognize siya na honorary member siya. And then, paano? Goodbye pagka wala ng pakinabang. O kaya pagka-retire na kayo, punta ka naman sa kumpanya niya. Pangit talaga yan. Okay. Dapat yun i-abolish. That's my stand. Sorry guys to sa mga ayaw. Okay. User EM pa rin, ano? Gandang araw. Ah, the same. Double click siya na pag-post. Comment. Pangatlo, ganun pa rin. Bernard Go, good AM, Sir Dato. Magandang umaga ulit. Bernard, I shared this YouTube link to my brother, Major General CPMC, Chito Rojas. Ah, Commandant, Philippine Marine Corps, Chito Rojas. He was happy to get advice from you, sir. Uy, maraming salamat, ha. Thank you, Bernard, ha. Talaga, di ba ako relaxing? Buti nag-ahit ako. Nakasabihin ng mga underclass eh, relaxing. Okay. So I hope na ano, may mapulot kahit papano. Oh, Commandant ng Marines. Okay ah. Kung ayaw ng Army, kayo magparami ng sniper, yung mga reserve ninyo. Para tingnan natin. Meron kayong 1,000,000 na reservist na Marines, na sniper. Ay, panalo tayo. No foreign power can defeat us. Guaranteed yun. Kasi malayo, paano mamamatay yun? Malayuan. 400 meters ang engagement. 500 hanggang 1, depende sa barrel. Hanggang 800 meters na kamo kung 7.62 lang. Hard to come by ang ano, baret eh. Pero kung may supply kayong baret, nagawa nyo ng programa, meron kayo 1,000,000 na sniper divided into 5
five-man team, no? Five fingers. Operate yung five fingers. Isang pangmalayuan, dalawa yung ano mo. Ganun ba? And then may sarili silang drone. They can operate ng malayuan. Isang putok, bang, lima tumba. Sabay-sabay yun eh. Kasi nag-uusap naman sila. So, pagputok, lima tumba. Extricate. Oh, like the war another day. If you have 1 million, pabagsakin mo, 1 million ang kalaban, maubos sila. Tapos, hindi nila alam kung nasaan yung mga ano, kalaban nila. Because you have devised a cache system kung saan nila ilalagay lahat ng ano nila, ng armas nila na safe. Wouldn't that be nice, no? Okay. Begin with the instructors. Paramihin yung instructors. And then if you have so many of them, battalion size of them, they can train. Paramihan na yon. It can be done. Thank you, Bernard. Kamusta, Chito? Okay. Ingat lang. Huwag masyadong kumain ng marami. Puso. Adjust. 5012. Mag-comment lang po ako kahit late na about sa food. May current wildfires dito sa Alberta and may nababasa akong comment from other social media from the evacuees. na kung ano, probinsyano. Na 2 days lang yon, food vouchers, vouchers na binigay sa kanila. So, kung wala ka talagang pera, gutom ang aabutin mo. Kaya, importante lang talaga mag-prep lalo na sa food. Salamat po pag-share ng story niyo. Itam, well, thank you for the comment, Adjust. From, saan ka? Alberta? Canada. Tama ba? Alberta, Canada. Maraming salamat, ha? Kasi climate change nga, mainit na, may drought, may El Nino, kuno, na ano, isa yon na magre-result sa shortage of food. Gera, isa yon sa magre-result sa shortage of food. Pestilence, no? Yung mga famine and all that. Yun nga, drought nga. Tapos no, na water supply, natutuyo, yung mga tubig, etc. So, ganun pa rin, impact sa food. Lockdowns as a cause ng mga plague, mga pandemic, again, source of food. So, tama lang talaga yung ating ginagawa na yung gumagawa ng matigas challenge, you start preparing for the worst of days to come. Mag ano kayo ng pagkain. Guaranteed yun. Hindi kayo magmukhang ek-ek. Eh, pagkano, when, kaya lang kayo bibili when everybody starts panic buying. Wala ka makukuha. Tandaan ninyo yung experience ninyo nung nag-lockdown, nung nag-COVID. Natandaan nyo, wala. Bakante yung grocery, wala ka mabili. So, huwag kayong magpaabot sa ganon. So, every week, bili ka lang ng bili ng extra. Mga 10 hanggang 20 delata, you do that every week. Before you know it, sa week 20, sa 20, meron kang 400 na delata. That will... kung 1 meal a day ka, heavy ka sa kanin, at saka meron kang isang lata ng sardinas, 1 meal a day lang kayo, that's good enough. Pwede ka ng 1 year. Pero kung meron ka nabibili na meron kang fish, meron kang meat, may vegetable, and then you can still eat twice or 3 times a day, panalo ka. And the idea is, paabuti mo ng 3 taon yung stock mo because 3 taon din naman yung expiry. And then make it a habit. That's the beauty of it. So pagka pumutok man yan, kahit anong sakuna, kahit anong given na scenario na mag-impact sa kakulangan ng pagkain, panalo kayo, yung pamilya nyo. And then pagka umabot lalo sa tatakan ng 666 to control the buying and selling of food items, hindi ka magpapatatak kasi busog ka eh. Mahirap yung ma-pressure ka, magpapatatak ka kasi yung pamilya mo nagugutom. Umiiyak yung bata, umiiyak yung mga young ones na mahal mo, yung asawa mo.
Wala kang magawa kundi magpatatak kasi gutom kayo. Okay, so thank you Ed Just for the comment ha, para nadinig ng mga kasamanan natin. Joel La Paz, may binigay siyang ano, ah, napanood ko ito, sumasayaw ng ano, binigay na link. Ano yung tugtog? Nakalimutan ko yung tugtog ha. Joel La Paz, Pinoy Survivor. Bawal nga maglakad na mga alsada or maglakad sa trail. Mabuti pa maglakad sa damuhan. Gagawa ng sariling daan. Yes and no. Kasi ang problema dyan, pagka mabagal ka, pagka gagawa ka ng sariling daan. Safe ka nga, pagka, ano eh, may ganyan na akong kilala na gumagawa sila ng sariling daanan nila, hindi dumadaan sa ano. Pero nawawala sila eh, no? Kasi mayroon trail talaga na papunta. Ang para sa akin, pwedeng dumaan sa mga trail. Pero number one, be aware na pwede kang maambush. Lalo na kung alanganin yung pwesto. Pangalawa, huwag kang mag-iiwan ng bakas na dumaan ka. Anyway, yung trail na yun has been there existing for so long a time. Kahit sino dumadaan doon. Civilian, rebelde, sundalo, lahat yun dumadaan doon. Ang mas mahalaga is buo ang loob ng mga sundalo, ng tao, ng tropa, umiiwas ka sa ano, sa ano, ambush o kaya sa mga booby traps. Aware kayo lagi. That's why ano, mahalaga pa rin yung distansya na may nauuna tapos nun nakadetach yung iba. May spearhead ka para hindi ma isang sa kill zone, hindi lahat kayo pasok sa kill zone, maka may maneuver ka pa. Pagka booby trap, kunyari landmine, naglalakad, may landmine sa naglalakad. So, ganun ba? tapos, pagka nagdaan ka sa trail umaga, eh, delikado ka rin. Delikado rin. Pero pagka nagdaan ka sa trail sa gabi, ang delikado lang doon is yung merong booby trap. Depende. Nasa official yan. Nasa official yan. Basta mahalaga dyan, you can react when the going gets tough. Meeting engagement, contact front, no? O kaya contact right, contact left. Maka maneuver ka, maka base of fire ka agad kayo. Mga ganun ba? Eh, total, kaya ka nagpapatrolya. Hanap mo yung counter eh. Basta huwag kayo mawalop. Yan yung mahalaga. Sa ranger eh, dumadaan kami pa rin sa ano eh, sa trail, dumadaan kami. Pagka ano, pagka yung talagang seryoso na mission, ay talaga tama yun, nasabi mo, gumawa ka na sarili mong daanan. Yung tipong kahit nga baboy damo, hindi pa dumadaan, di ba? Tama rin. So, situational. Thank you for the comment, Joel. Situational. Sundalo to eh, o ano, may alam talaga. Alvin Natividad, good evening Sir Dato, watching your vlog. Kauwi ko lang po galing work. Oh, sipag nitong si Alvin. Ah. Sige ha, thank you for watching. Ah. Kain ka rin. Luburan. Sir Dato, kung inabot sila ng time on target ni General Canyeso, malamang tinamaan sila ng 105 para malaman ni General Canyeso kung sino ba sila, lalo na at nanggaling sila sa Taguig. Sorry na lang sila at hindi sila dapat nandun. Thank you for the comment, Luburan. Yung time on target na yan, pagka nandun si General Canyeso, yung sinasabi ko kanina, yung the type of general that we should have. Eh. Pagka nandun si General Canyeso, alas 8, tapos na yan. Hindi yan inabot na alas 5. At baka buhay pa yung sa 44. Imagine. Meron ganon na general na alam ko, I can vouch for, I can speak for, eh, kahit patay ng tao eh. Pero I know. Tsaka yung mga nakasama niyan, nakilala siya. Aras 8 pa lang, tapos na yan sa kanya. Eh bakit? You would have seen na pumutok yung artillery. You would have seen na assess niya yung situation. Walang mapa na napaputok pa rin niya. Yung mali yung sinasabi sa Senate ng Armed Forces natin na grid coordinate,
mga Google Map ang dala ng PNP. Das balon eh. Hindi sila nag-isip. Pwede mong paputukin yung 105 mo, ikaw mag-direct ng fire. You control the firing, the situation, at kung saan papatak. Basta malaga doon, may communication between the ground commander ng army, yung mismong general, na may katabi lang niya, yung battery niya, yung artillery. Tapos noon, diretso may kausap siya doon sa PNP, sa 44 mismo. And then, yun nga, magpaputok ka doon sa isang known na ano, kunya, nakikita. Eh, ang unang tanong niya, with reference to the bridge, how far are you? Oh, yun ang unang tanong eh. Kasi kung ang tatanong mo, where are you? Give me a grid coordinate. Yun yung mga conventional na mga libro type na ano. Na if you're not thinking, wala mangyayari sa'yo. Dapat ang tanong nga dyan, in reference to a bridge, to the bridge, where are you? Oh. Eh kung gusto mo, ang tanong nyo eh, ano bang mapa mo? 1:50,000, topographic map o Google map? Kasi alam mo naman ang PNP, ganun eh. Air Force nga, ganun din ang map. Google map ang Air Force, yung mas maano ba? Yung sa Army kasi, detailed. Yung Marines, ganyan, detailed yung mga mapa. 1:50,000. Minsan, 1:25,000. Pero Amerikano gumagamit nun. So, kung may question sa grid coordinate, ganun nga, where are you with reference to the bridge? How far are you? Oh. With north being 12 o'clock, kung hindi mo maibigay, estimate ka lang. Sir, mga ano pa ako, 500 meters. Oh, layo mo pa pala. Oh. Sige, magpapaputok ako ha, para makita mo. Unang putok, doon mismo sa bridge. Kasi alam kong safe doon. Bakit? Sino bang mag-iinkwentro doon ka sa gitna ng tubig, wala kang cover, eh, nakakausap mo pa, eh, buhay pa. Walang sundalong lalagay doon sa, oh, walang PNP na lalagay doon sa gitna ng river na yon o nung sapa, na nagpuputo ka ng kalaban mo daan-daan. Walang ga. You always take cover. So doon safe, magpaputok. Pag sabog doon, makikita, syempre, makita mo kung anong, kung madali nang ano yun. So yung mga detalye ba? Makita, oh, and then from there, 12 o'clock, yung north, oh, nakita mo, white phosphorus. Oh, so, paano? Sir, ano ako? 2 o'clock. From nung first shot, 2 o'clock. Mga ano ako, sir, pala, 200 meters lang pala. Oh, di malinaw na, flat. Alam mo na yung lokasyon ng tropa. Oh, from your location, 12 o'clock yung north. Nasaan yung tropa, yung kalaban? Sir, napaligiran na kami. O sige, saan yung maraming concentration na kalaban? Sir, mga ano, 12 o'clock. Gaano kalayo? Sir, mga 50 meters lang. O sige, I will fire sa likod nila. Oh. Pati tapos. Kaya nga sabi ko, pag ganun dyan si General Canyeso, tapos na yan. Alas 8. Yung time on target na yan, hindi yan naano ni General Canyeso. Hindi niya iindangin yan, yung time on target. Wala siyang, kilala ko si Sir eh. Wala siyang ere na, walang niya ka, animal kayo? Si Napeñas kunwari, Napeñas. Wala, animal ka? Putya, nag-coordinate ka, hindi ka nag, ba't anong time on target pinagsasabi mo, hindi ka nag-coordinate sa akin, ano tingin mo sa akin? Oh, yung ganun ba? Walang drama-dramang ganun. Walang ek-ek na ganun. Bakit? Kasi si Canyeso is a commander who would think, simple, he's the type of person na commander o leader na bigyan mo siya ng dahilan para gamitin niya yung kanyon niya. Ganun siya. Bigyan mo siya ng dahilan na maka-inflict siya ng sandamakal na casualties sa kalaban. Eh, yung tamang-tama yung ano, yung situation. Tama-tama. Kailangan ko ng fire mission. Kailangan ko ng support ng artillery. Okay. Nasaan kayo? May problema sa issue. Masosolve yun. Okay. Tapos nun. Gano'ng karami kalaban? 400, 500. Wow! Sarap! General Canyeso is that type of commander that we have. Na gusto kong dumami. That we can produce. If only na we will put our minds into it. Armed Forces, Defense Department. Not only General Canyeso, lahat ng generals na nakauna
nung present hanggang ngayon to the from old na history natin to the present, yun ang kailangan natin ng mga general. Tapos nun, he would have finish it at 8 o'clock. Oh. Tsaka na explain. Eh, paano kasi yung ewan ko ba? Okay. So, yun yung ano, time on target, no? He would have finished it because he would not even contemplate on nagagalit siya sa PNP kasi pumasok sa area niya. No eh. Ang magagalit siya, namatay yung PNP na 44 tapos 12 lang ang namatay o ilan lang ang namatay sa kalaban. Sa kanya, ang success is patay yung 44, yun yung extreme eh. Buhay yung 44, patay yung kalaban na sandamakal. Pero mas gugusto, kunyari kung mamatay yung 44, namatay ang 200 o 440. Sulit. Yung scoreboard. Ganun yung type ni Canyeso. Ah. So, if we have generals like that, yung ganong kategorya, ganong standard, yung may mga tipong sa 44 na umiiyak tayo, nawalop tayo, hindi mangyayari yon. Kasi, meron tayong mga dekalidad na general. Sorry dun sa mga active, wala akong pinapatamaan. You are a product of the system na inabutan ninyo. But what you can do is change the system. Sinasabi ko nga, I'm alluding to it. Yung desire, it starts with your desire, your vision na ganito dapat. Ito yung standard natin. We want to produce yung ganitong klaseng mga opisyal. Di ba? Eh kung nagtuloy ako, baka gusto nyo pang kagaya ko. joke. Marami. Na, no? Abat na lang eh. Pagka nadidinig ko. Castro. Mga Southcom, no? Maraming magagaling nun. Luga. No? Mison. Mga astig-astig eh. Ayun, nasa Navy, Espaldon. Yung mga walang hesitation. Mga walang hesitation. Ay, Aguinaldo. Colonel Aguinaldo. Oh. Mga tipong ano eh, no? Well, anyway. So, mahaba na naman tayo. Mabuta naman ako ng time limit. Huli na tayo kay Dixon Duca. Good AM, Sir Dado. Nakaka-relate ako sa video mo. Karibal mo sa chick ang isang mayor na maaga kang nagkakape para mag-wait mo lang ng chicks. Ha, ha, ha. Sige, ginagawa mo rin, no? Nang kaya nakaka-relate ka. Oh, thank you, Dixon. Pero yung mga iba, huwag niyong gagayahin. Baka malasig kayo kay Mayor. Isa pa. Enrico Paharillo. Mapagpalang araw, mga Kapinoy Survivor. Isang taon muna po akong taga-subaybay. Halos, napanood ko na rin lahat ang videos mo. Ay, panoorin mo lahat. Huwag halos lahat. Panoorin mo lahat. Thank you. Laman din ako sa comment section. Oo nga, Enrico. Sana po magkaroon din kayo ng mga slides ng mga pics ninyo sa Scout at US Rangers and other na naka-uniform kayo sa military man. Throwback time para masaya. Ingat po at stay safe po lagi. Honestly, I would have shown that kung meron. Lahat ng ginawa kong training sa US, meron akong picture. But it was not the... Meron akong ano, tag doon, shot. Kasi mga ang inuwi ko 16 eh na mga 36 shots, no? Kodak pa noon eh. So, inuwi ko pero pagka-uwi ko kasi hindi na develop, busy na agad ako. Pumunta na ako doon Kalapatol para mag-instructor ako, mag-course director ako ng 400 na sundalo. So, hindi na develop 'yon, over the years nakalimutan na. Nung pinapa-develop ko na, ano na raw, expired na raw, hindi na raw magagawa. It should have been developed within 6 months. Yun yata ang tanda ko. So, wala, sayang. Lahat ng tumatalon ako sa aeroplano, yung nabitin ako sa puno, nasa desierto kami. Ang ganda, ang daming kuha eh. Sayang nga eh. Yung nasa Florida kami, swamp face. Pati yung mga shots na nasa ano ko, Mindanao at Cagayan Valley, wala rin. Ultimo February Revolution. Panay naka-uniform. Kaya nga sayang eh.
So, yung ibang natitira, nasa mother ko, pero hindi ko na alam kung saan na napunta. Nung namatay mother ko, binenta yung property, tapos noon, ewan ko lang kung nasaan yung mga gamit ko. Okay. So, yun lang. Okay, tatapusin ko muna kay Enrico Parrillo. Maraming salamat sa inyong lahat por sa pagpapakinig. Thank you. Like, share, subscribe. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta, no? At naway pagpalain kayo ng ating Diyos. Okay, so yun lang. Thank you. Happy Thursday. Bye-bye.